Eto na, sa social media, itong sina Faye at Jelay, ang dalawa, as in dalawa, sa pinakamatapang pagdating sa pagpo-post ng mga sexy photos. Yes! Ako naman dyan, di ba? Naku, thousands and thousands, hundreds of thousands ng mga likes talaga yan. Bakit ba wala kayong katakot-takot, ladies, ha? Part ba yan ng inyong showbiz image? Ay, kami dun sa pinaghirapan namin na body. Siyempre, no, everyday workout, di ba? Tapos diet. So, parang nakakatawa na ito yung na-achieve ko. Para, di ba, tuwing titingnan mo yung... Front nyo yan. Di ba, pinaghirapan nyo yan. Eh, ano masasabi nyo dun sa nagbabasa sa inyo ng mga nakamaong? Okay, kaya rin namin yung mag-aayos. Kami nga ni Mama Mariko, pinaghirapan din namin yung pinambayad namin dito. Oh, ito, Faye and Jelay. Ano yung pinaka-hindi nyo na makakalimutang comment ng mga netizen sa mga sexy posts nyo? Siyempre, lalo ng mga... Iba-iba yan. Mga kalalakihan natin at ang hatang sex ng mga posts. Correct. Ano yung mga comment na hindi nyo malilimutan? Parang nagdamit ka pa. Sana nagubad ka na lang. Ganon. Damit ka sobrang bastos yun sa akin eh. Ano sa'yo? Sabihin ko. Okay lang. Sabi. Ganun. Kaya nililoko. So, nag-reply ako, sabi ko, bakit? May point naman doon si Jeff. Alam pa kayo naman si Jeff. Maging confident ka, diba? Pag mga ganyan ba, meron kayo din mga pinipiling mga design ng mga swimsuit, ganyan. Oo. Siyempre, minsan kasi merong design na hindi siya akma dun sa sizes mo eh. Kahit na, di ba may mga design na gano'n na, ba't sa kanya fit naman, sa akin hindi. Oo, depende sa gusto ko talaga, medyo parang kakaiba. Depende sa cup. May question lang ako sa ating mga hot girls. I'm sure dahil sa sobrang ang gaganda nyo, ang sexy nyo, hindi natin maiwasan may magme-message sa inyo ng mga kung ano-ano, mga alok-alok. Alam mo, mga indecent proposal ba? Yun. Paano nyo hinahandle yun? Oo, yan. Ako, dinidedma ko lang. Hindi ko siya pinapansin. Parang dedma. Alam mo, sayang mo lang. Presyo-presyo, minsan ganyan sila. Oo, meron. Hindi naman maiwasan siguro yun eh. Diba? Like, anong offer? Sige nga, enlighten us. Kunyari, pwede ba kitang sponsoran, ganyan, huwag ka na mag-artista, ito yung offer ko sa'yo, ganyan. Magkano? Magkano yung mga initial lang? Million? May million ba? 5 million! Yung biggest proposal nila sa inyo? 250. Cash ha. Load. Yung sa akin naman nabasa ko parang mga 1 million. Sayang naman. Sayang naman yun. Sinama ko ano yan, Pipita? Kung ako yan, sinama ko pa yung nanay ko. 1 million. In fairness, malaking bagay yung 1 million. Kung ako lang ganyan kaganda, may chance siguro sa akin. At siyempre, speaking of offer, meron din mga offer ng mga love stories sa buhay natin. Lalo na kina Jelay, siyempre. Jelay! Ang dami ng pinagdaanan ng iyong love life. At aware kaming lahat dyan, di ba? At alam ng lahat ng publiko kung paano ka nasaktan, di ba? Nagpatawad. Yes. Nasaktan ulit. Tama. Tapos nagpatawad ulit. Hanggang sa pumunta ka sa iyo, pinagdaan mo, meron. Meron ka ba? Sa lahat ng pinagdaanan mo, Be, meron ka bang pinagsisihan? Lahat naman tayo ng tao na meron tayong pinagsisisihan, yung tipong basic na pinagsisihan, sana pala ganito, sana ganon. Normal sa atin yun. Pero yung sa kung pag-uusapan natin yung pinagsisihan na malala, para sa akin wala. Kasi iniisip ko at naniniwala ako na lahat ng nangyayari sa life natin is preparation yun ni God. Yes! Na may dahilan. Parang nire-ready ka niya para mas lalo kang maging strong. Kung lalo na kung ikaw naman yung, yung kumbaga wala kang nagawang mali, syempre parang ikaw gusto mo, pure ka tapos nasaktan ka. Tama. Hindi, wala akong pinagsisisihan.
Alam ko na may dahilan. Ayan. Candidate number two. Bubay, alam mo na. Hindi, na-enlighten ako sa sinasabi niya. Kikinig talaga ako. Ito kay Faye, bebe. Wow, ito pa simple naman. Pero alam naman natin, napakasaya ng kanyang love life. Ayan, magkapi na tayo ulit, be. Ay, wait lang. Kasi may tanong kami bago mo, anak, parang may gusto siyang i-reveal. Ano yung gusto mong i-reveal, be? Single ako ngayon. Ay, wala! Wala na kayo! So, mali yung research natin. So, ibig sabihin, heartbroken ka din? Hindi naman heartbroken na so, ano. Kasi choices namin pare, both na ganun. Doon ako mag-agree. Ang importante, choice nyo parehas. Paano nyo sinabing choice nyo parehas yan? Ano, parang kasing may mga bagay pa kami na gusto namin magawa ng hindi kami magkasama. So na, ano yun? Kasi sobrang, syempre, long-term din kasi yun eh, di ba? So parang, enjoy naman. Masaya ako ngayon na single ako kasi mas nakikilala ko yung sarili ko. Perfect! Diba? Totoo yan. Habang sinasabi mo yan, tango ng tango si Tekla. Nakaka-relate ka din? Friends ba kayo? Ha? Friends kayo? Hindi. Bakit? O sige, ikaw magkwento ngayon. O, tungkol sa'yo. Baka alam ba ito sa akin? Hindi kami makakalimutan. May pinagdahanan ka din, friend. O, yung tanong namin, okay ba kayo ngayon? Okay kami. Paano kayo okay? Paano mo masasabing okay kayo? Basta, depende naman sa pag-uusapan. Parang naman, ba't napunta sa akin? Kasi, kapalang sasunta si Faye, ang lalim ng iniisip. Parang... Ayoko na nagdagan yung bigat na nararamdaman mo. Hoy! Okay. Walang bigat-bigat yung sinasabi mo. Andito ako para umalalay lang. Ayokong i-trigger ikaw, ayokong kitang paringgan. Kasi alam ko yung hapdi ng nararamdaman mo. At ganun din yung hapdi na nararamdaman ni Jella at saka ni Faye. Oo. So, kaya, ba't yun lang tayo kapat? Kami, okay kami, friends kami. Friends kami. Okay, yun ang importante, friends kayo. Click and subscribe!